الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما kapatid sa pananampalatayang Islam. Nakikita natin sa social media na maraming nagtatalo-talo sa kumbaga't pinagtatalunan yung mga words o di kayo mga kalima na ano ang ibig sabihin ng sahur at suhur at ano ang pinagkaiba nito. Yung iba, pinaglalaban yung sahur dahil yun din yung daw yung tama. Yung iba naman, pinaglalaban yung suhur dahil yun din yung tama. So, ang totoo niyan, sa lugatul fuqaha o mu'jam lugatul fuqaha, nabanggit ang dalawang yan at lahat yan ay tama. Okay? Lahat ay tama. Tama po ang salitang sahur at tama din po ang salitang suhur. Magkaiba nga lang ng meaning. Ano ang ibig sabihin ng sahur at ano ang ibig sabihin ng suhur? Pakinggan mo ha. Ang ibig sabihin ng sahur ay ito yung mga pagkain na hinahanda natin, kinakain natin sa oras ng pag-aayuno. Okay? Ito yung mga pagkain, inumin. Ito yung mga pagkain, inumin na kakainin natin para tayo ay mag-ayuno. Okay? So, kung may kanin ka, may ulam ka, matatawag yun na sahur. Okay? Matatawag yun na sahur. Kakainin mo yun sa oras na mag-aayuno ka. So, matatawag yun na sahur. Ang suhur naman, ang ibig sabihin naman ng suhur, ay ito yung oras kung saan kayo ay kakain ng sahur. So, magkaiba po yan. Lahat po ay tama, magkaiba nga lang ng meaning. So, ito po yung oras na kayo ay kakain na ng sahur. Ha? Suhur, ito yung oras. Ito yung huling gabi. Ito yung gigising kayo. Instead, ito yung gigising kayo upang mag-ayuno. Ito yung oras. Ito yung oras. Okay? Sahur, ito yung pagkain. Okay? So, sana't malinaw yan ha. Sahur, mga pagkain yan. Suhur, ito yung... Alaykum salam. Sahur, ito yung oras na kayo ay kakain. Okay? So, napakalinaw yung pagkakaiba nito. Halimbawa, kumain ako ng sahur sa oras ng suhur. Diba? Nabanggit din sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi, "Tasahharu fa inna fis sahuri baraka." Kumain kayo ng sahur. Ha? Dahil katotohanan na sa sahur, ibig sabihin yung mga pagkain sa sahur, yung mga pagkain na yon ay mayroong napapaloob sa kaniyang baraka. So yan po yung pinagkaiba ng sahur at saka suhur. Okay. So doon naman tayo sa hadith na nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit niyyah aw man lam yubayyit niyyat as-siyami min al-layli fala siyama lahu." Ang sino man ang hindi magniyyah, mag-intensyon, gumawa ng intensyon siya ay mag-aayuno mula sa gabi, ha? "Fala siyama lahu." Ibig sabihin wala siyang ayuno. Hindi tatanggapin ang kaniyang ayuno. So kailangan tayong magniyah. Kailangan nating magniyah. Pero ano ang oras nito? Ano ang tamang oras nito? Sinabi si Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayh, ang oras nito ay mula maghrib o di kaya ang oras nito ay ang buong gabi, ang buong gabi. So matatawag po na buong gabi ang simula maghrib. Kasi pumasok na yung gabi. Simula maghrib hanggang fajr. So kung magniniya ka, ininiyat mo o di kaya intention mo mag-ayuno, maaari kang mag-ayuno, maaari kang mag-intention sa unang gabi, alas 7, alas 9, alas 11, o di kaya sa suhur na, okay? Alas 3:30, ang mahalaga nun is makapagniya ka na ikaw ay mag-aayuno.
Yun yung pinakamahalaga doon. Makapagniya ka na ikaw ay mag-aayuno. So, paano natin isasagawa ang niya? Kailangan bang bigkasin? Kailangan ba nating bigkasin ang niya? Nasabihin nating ako ay mag-aayuno bukas, ako ay mag-aayuno na ngayon, hindi na po kailangan. Dahil ang niya ay gawain ng puso. Ang intensyon ay gawain ng puso. So kung kailan mo man ito naging niya, naging intensyon, kailan mo man ito pinaloob sa puso mo na ikaw ay mag-aayuno, katotohanan na ikaw ay nakapag-niya na. Okay? So pwede ka nang mag-ayuno sa time na yon. Okay? So ang isipin mo lang o di kaya ay ang iniya mo lang na inshallah ako ay mag-aayuno mamaya, na sa puso mo lang hindi mo binanggit, correct na po yun. Okay na po yun. Sapat na yun. Okay? So hanggang dito na lamang po. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.